Sa ngayon kasi, kumu nga, nasa payong na tayo ng pagkakataon na ipopumbalito tayo. Huwag napapabayaan ko siya. Binibigyan ako ng palatandaan ninyo. Kapag dinadagupan ako, magkakaroon ako ng support. Ano na yan? Sipon mo na yan. Basta pag nagkaroon ako ng sipon, ubo na. Alam ko na yan. Nagpapaalala ko si Lord. Hindi ko sinin ka na. Halimbawa, tatlo, apat, masunod-sunod din dahil magsunod. Kaya nga hindi ka pandemic. Oo. Patang ako sa pangyayari. Yung naman mo wala sa bahay. Magsimba na ako, nanghihingi na ako ng tawad. Kasi syempre pag ganyan na, nagtulang pa. Hingi ka na talaga ng tawad. Awan yung Diyos. Paano? Nawawala. Hindi ako pala inyong ganyan. Wala na lang. O, diba? Ang espiritu talaga ni Panginoon. Hindi, ibig sabihin, paalala lang na sa akin, yun nga. O, nakapalino sa akin. Kung kukulang talaga ko sa Panginoon, yun ang pinaparami sa akin. Hindi sabihin ako ng sakit ko, parang dahilan na lang na hindi ka kaalis dahil ano, hindi bigyan tuloy kita na. Parang umaga, gigising ako, si Bible ang nasa isip ko. Tanghali, maalaala ko, kailangan ko mag-salm. Sa gabi, bago ako matulog, hindi maringin yung magbabible ulit. Yung everyday na ano, na routine ko ng araw na yon, ng time na yon, panahon na yon, pumasok sa isip ko lahat. Ginagagawa ko. Yung gospel reading of the day, binababasa ko yun. Talagang kapag hindi ko naiintindihan yung binabasa ko, ulitin ko siya. Kasi minsan inaantok ako. Di, pag binasa ko siya, pagdating dito sa baba, hindi ko naiintindihan. Di, ulitin ko yan. Di, ayun, naiintindihan ko na. Pag hindi mo siya naiintindihan sa gastong siwan, meron yung kay apat yun eh. May nakalagay kay Lucas. Kay Lucas. Mateo. Marcos. Ayan. Basahin mo siya doon. Sa ulitin lang. Para mas maintindihan. Iisang ibig sabihin. Magkaiba nga lang. Magkaibang ano nila. Doon mo maintindihan sa isa. Kung di mo siya maintindihan dito sa isa, basahin mo lang maintindihan mo. Hindi mo pa maintindihan doon pa sa isa. Kasi hindi na pala ang purpose mo. Diba sa misa, meron first reading, second reading, tapos bago pa mag-gospel. May ano pa yan, may salmo, yung sagutan ng salmo yon. Talagang sinusundan ko niya silang lahat. Araw-araw ko talaga nagagawa yan pag ito sa umaga sa gabi. Hindi handa na pala ako ng Lord yung time na yun, na yung pala may darating na mga ngato, na ibang reliyon, na gusto nilang, sinabihan pa ka ako eh, na sa amin din na kayo sumabi at mas totoo daw yung Diyos nila. Hindi pa alam yung time na yun na, binabasahan ako ng Bible. Binabasahan ako ng Bible. Ayaw ni kasawi kang sa akin. Versikulo ko niya. Hindi ko naman alam na sa ganyang ginagawa para may bumabot ko sa akin na galing sa likod ko na isasagot sa kanila. Oo, na ito, na ipasok na nila sa akin galing din sa Bible. So parang Bible to Bible. Di nung bandang huli, isip ko, parang may pumasok na naman sa isip ko na Bible to Bible ito. Inanuan ko na lang siya. Sabi ko, alam niyo po, sabi ko, hanga ako sa inyo. Kasi,
na may oras talaga kayo, magtsaga, magbahay-bahay ng ganito, pero kami ito sa sarili namin, hindi. Meron lang kaming araw na kung sino yung may gusto mag-attend ng prayer meeting, or ano nga tawag doon, yung pag-exercise ng ano, movement, ang tawag doon, yung Christian, ano yung may tawag doon, nalimutan ko lang, movers, yung movement, Christian movement, may mga tawag doon. Basta yung pag-exercise ng yung pananampalataya, the meaning ng prayer meeting na yun. Kung kahit saan ka man kasi yung reliyo nandoon, kung hindi mo siya ma-exercise kung anong reliyo ka nandoon, hindi mo ma-exercise ano ba mga turo doon, tulog. Hindi mo magagamit. Pero kung ang pananampalataya mo gamitin mo ng lagi-lagi, everyday mo, parang gagawin mo na siyang habit, gagana siya. Parang ready ka na. Ano man dumati sa'yo, ready ka na. Anong yan na? Kasi hubog ka na doon sa kinasanayan. Nakatatak na. So yun, yung mga bagay na pag naalala ko ngayon kasi hindi ko nang gagawa, kita mo naman yun, may ako na, may tindahan na, so parang mawala na yun. Pag minsan nag-flash na sa isip ko, pero magaan sa pakiramdam mo. Pero dapat pa rin natin isipin. Masarap sa pakiramdam. Ay oo, dapat pa rin natin isipin na unahin siya. Kasi, unahin talaga. Ano man ang lahat sa Bible na huwag mapalibuguin siya. Di sa panahon ngayon, di man ako nangkati sa mga prayer meeting. Andun pa rin siya. Andun pa rin naman siya. Nagsisindi pa ako ng kandila sa tindahan pagka time na ng ano eh. Yan ang siyempre pang ano. Oras talaga ang ano natin kalapag sa ngayon. Kasi nga marami ko. Akala ko nung ako'y pagkalaki na ng mga anak, tapos na, ay nagsisimula pa lang pala. Kasi kailangan pang i-guide si anak mo paano alaga ng apo. Wala na tayong katapusan, parang si Mama Mary. Tapos may negosyo silang tutulungan. Alam mo ba, nangyari din sa akin yan, sa amin, pamilya yan, yung sinasabi mo na, yan, dito mo rin yun. Yung mga nagbabahay-bahay, hindi umumbra sa akin. Lagi akong, hindi ko sila kinakausap kasi talaga naman wala akong panahon. Umalis na lang sila. Mayroon naman mag-asawa talaga na hindi ko nahintian. Pero bago ko pinapasok, nag-ano na kami. Bawat salita din niya, may kasasalitan ko. Hindi, hanggang sa pinapasok ko na sila, hanggang sa inibitahan kami nila, ibang jilin siya, ibang religion, ibang hilista. Oo, ibang hilista. Sa kanilang religion. Oo. Sabi niya, ganun din naman yun lang. Oo, isa lang yung patutuwang. Wala naman pa rin. Wala naman pa sa mga makinig. Nasa sa'yo naman yan kung ano talaga. Kasabay ng amin ang oras. So hindi ka nagparap yun. Ang ginawa ko, si Tatay na lang, si Papa, saka si Rishit, si Rina. Ang hinati mo yung pamilya mo. Yata, naka. Good idea. Nakarating doon. Kasi nga, inaasahan ng kami doon. Nagpadala pa ng grocery. Oh, what? Hindi na siyempre nakakahiya. Siguro parang pagpakilala na yata kami nila doon. Ito kami. Pero hindi naman din nasero. Hindi, ako si Prinsimba. Iisang oras kasi, yun ang dahilan namin doon. Totoo naman. Pero sa awa ng Diyos, hindi pa rin kami nagpatingan. Kahit pa paano, napagbigyan namin sila. Parating kayo doon. Sa palitan namin ng parang nag-discussion kami, hindi ako nagpatingan. Ganun din. Napagbigyan namin sila. Diba? Wala ako nasaktan ng loob. Yan ang anak ni Diyos, ng Panginoon. Lagi nagpapakumpay. Hindi po, hindi mababayaan. Jory, huwag tayo masyado na yun.
huwag mo pababayaan. Kapag may naka-encounter ka ng ganyan, huwag mo pababayaan na maghiwalay kayo na hindi magandang usapan. Oo nga, magandang usapan namin. Sabi ko, madalasan nakausap ko, friendly lang tayo, sabi ko. Hindi tayo, kaya nag-usap ng tungkol, ikaw sa Bible to Bible, bedroom yung Bible namin, ay tayo magkalaban, sabi ko ganyan. Paniniwala niya yan, ginagalang ko kayo, sabi ko ganyan. So, ang paniniwala namin na ito, ito na rin ang kinalakan namin, sabi ko, ay hindi ko masasabi sa inyo na ako ay makakasama sa inyo kasi ito na yung kinalakan namin. Na, yun ang sabi ko sa kanya. Kaya pero anong pinagkaiba ng Bible nila sa Bible natin? May sa ibang mga verses. May ibang mga verses. Kasi pinanggol kasi iba. Nila si Mama Mary. Ang pinaniniwala nila ay si Jesus lang. Wala si Mama Mary. May mga ganun. Yun. Kaya nagkakahiwalay kami ng maayos. Sabi ko, kumbaga ay respeto na lang. Anong paniniwala mo? Respeto yung kita. Pwede rin niwala ko. Pwede rin sabihin na nire-recruit mo ako. Pwede rin na-recruit. Diba? Recruit. Recruit tayo lang. Recruit tayo lang kung ganon. Puso yan. Mga recruit. Recruit na yan. O, oh, mga batang kanilang oh, inaano ngayon. Hindi kita mo ako doon sa inyo. Pwede kayo ba mahimbitahan ka na? Ganon sila. Nagtatapos sila sa nag-iimbita eh. Ayan, ganyan na yung nangyari na sa akin. Kasabayan ko sa jeep. Patapat ko pa. Ibang religion. Inaano nila na i-invite ka kasi mas maganda raw ang kanilang religion. Mas may katuturan daw yung kanilang sinasampal. Ayun na kasi napasanayan natin ano kung bakit hindi talaga natin hindi kasi. Parang pagtataksit kasi. Kasi ganyan rin. Katulik na talaga. Actually, mulat-mula pa lang, katulik naman talaga, umusbong na lang yung iba-ibang religion. Kasi ang iba sinasabi sila ang totoo. Tunay. Pero, ang iba sila sinasabi. Pero ang totoo talaga, katulik. Katulik talaga. Roman Catholic. Yun nga, yung hindi tanggapin ng ibang religion na tayo yung una. Ang inaano lang nila sila. Sila ang una. Kaya nga. Ang akin naman dyan ganyan, tutuhan ko naman sa mga pag-attend-attend na mga prayer meeting na ganyan. Kasi iba pa yung, iba pa kasi yung sarili mo lang na nagbabasa ka lang eh. Iba pa yun eh. Sharing naman yan. Ay, maganda rin yung Bible din naman kasi yung binabasa. Kasi kami kasi ganyan eh. Ang may Bible sharing kami talaga. Sa amin. Kasi sa Bible, Bible, talagang napakaganda niya kasi magtatanim talaga yun ng, oo. Kaso may time, hindi ka naman sasagutin yung Bible eh. Diba? So kailangan mo pa rin lumabas para mas ma-exercise pa yung nabasa mo. So yun. Ang mga natutuhan ko naman doon ay ganyan eh. Diba? Ang mga relihiyon, para lang yan mga sasakyang umuusbong. May mga bagong lumalabas na mga sasakyan. Sasakyan ito, sasakyan o bago budel o ganun yan. Ngayon, kung nasa isang sasakyan ka na, nasa isang religion ka na, nasa sa'yo na lang kung lilipad ka na ibang sasakyan para sasakyan, para makarating sa tutunguhan mo. Isa lang matutunguhan natin. Paano pala yung nandun ko sa isang sasakyan na yun, hindi na pala nagtuloy ko sa pagkakas. Yun na yun. Ayun na ka, bakit kailangan mong lumipat? Bakit na kailangan mong lumipat? Nag-block sila eh. Nagsisi ka ngayon. Nagsisi ka ngayon kasi lumipat ka. Papapralan. Sa akin, nabuntang ka na sa sakin doon. Manatili ka na dyan kasi ano man ang mangyari sa sasakin na nandiyan ka na eh. Dyan ka na inugatan, dyan ka na ano. Para makarating ka sa puntang. Manatili ka na dyan. Manatili ka na dyan. Ano dyan ka na lang? Nagmamadali ka pa. Pasensya na, magkakapatid kami. Pinag-uusapan namin yung party kay God. Binisita kasi yung mister ko, dahil na-disgrasya nga mister ko, bumisita yung mga kapatid ko.
na topic namin yung tungkol kay Jesus. Kaya yan, nagkakasiyahan kami. Share. Noong araw, bago lang ako na sumapit dyan sa ano? Sa pagpapakatawa eh. Wala akong masabi. Ay, nanginginig ko. Makikinig ka lang ka. Bago ka magsalita, nanginginig ka talaga. Parang nilalangit lang. Pero nung umpisa, hindi rin talaga ako nagsasalita. Di sabi ng ano, ni Ate Gates. Ano, hindi na natingin na lang ba kayo talaga pakinig? Ayaw niyong i-improve yung sarili niyo? Oo, tama nga naman. Binigyan kami ng assignment. Sunod. Kailangan. Isa-isa. Paikot ka sa paikot. Paikot. Mag-share. Kahit konti lang. Kahit konti lang kung ano lang. Walang mali. Walang mali sa pag-share. Kahit ano masabi mo. Ayun na yun. Ganyan din sa amin. Ako kasi na nahihiya ako magkwento. Eh, ang sarap kaya magkwento tapos iiyak ka dahil yung ilalabas mo yung mga yung experience mo. Pagkatapos doon, parang ang sarap sa pakiramdam. Ay, iiyak ako magkwento nung una. Nung bago pa na ako iiyak talaga ako unang nagsishare. Ayaw kong ilabas yung kasi mga karanasan mo yung ilalabas. Baka nagsusumbo ka sa kay God, sa mga kasamahan mo. Kasi ang Bible kasi, pag once tayo nag-Bible study, ang Espiritu ng Panginoon Jesus nandun sa Biblia. Oo, kasi ang sabi kaya na doon isa... Kaya minsan ang lalabas sa bunganga mo, hindi mo rin alam kung ano yun. Kasi meron ka doon, hindi mo alam. Isa o dalawa na nagkausap nung ko sa kanya, nandun siya. E tangin yung tatlo, di nandito siya. kaya yan, si... Lagi ang umiyak talaga pag nagsishare ako. Kasi ang gospel, parang related din sa buhay ko. Yun ang naisishare ko. Isa pa yun. Isa pa yun. Yung mga iba na matatanda na, hindi rin talaga yan sila nagsishare. Nung nandun na ako, parang gumaya na rin sila, buhay na rin nila nagsishare. Eh, paano? Nakapag-share sila. Kahit ano na sila. Pag-insabi mo yun. Yung kanina sinasabi ko, ibabalik ko. Yung kaya inuulit-ulit ko yung hindi ko naiintindihan pag binabasa ko paano yung reading of the day. Kasi, sana pupunta ko mga ganyang kalitan, mga sharing-sharing ganyan, o sa mga turo ng ay buhay ng araw na nangyayari sa totoo. Oo nga, bandang huli napapansin ko, kasi noon, bago ko pa yun mga ganyan, may isa akong kapatid na, may isang kapatiran na, ganito ang nangyari niya sa araw na yun, related sa gospel, related sa isang verse lang. Ano ang nangyari? Ano sa tingin mo ang related sa nangyari sa'yo? So yun yung hinahanap ko kapag nagbabasa ako ng reading of the day, gospel of the day. Kaya inulit-ulit ko, dito, alin dito ang related sa nangyayari sa, or either kung gabi ko nabasa, kanina. Kung umaga ko nabasa, kahapon. Yun yung ang aking hinahanap ko doon sa binabasa. Kaya ulit-ulit kong binabasa mo sa inintindihan ko. Yun, hanggang sa nung nasanayin akong hanapin siya, kasi nung hindi ko pa siya nasasanayin hanapin, punta ako sa, punta ako sa first reading, punta ako sa second reading, hanggang sa gospel. Saka ko siya naiintindihan. Pero nung matagal-tagal na nasasanay na ako na ganun ang ginagawa ko, pagbasa ko pa lang ng gospel of the day, andun na agad, kita ko na agad, anong verse nangyari sa akin? Anong verse ito na related sa akin? Oo. Yan ang isi-share. Yun na agad. Alam ko na agad na ito yung nangyari sa akin kahapon. Tapos din minsan naman, malilimutan ko mag-isip na nangyari yan sa akin kanina lang. Halimbawa, nauna yung gaspe, minsan nauna yung pagbasa, mangyayari pa lang sa araw na yun. Palitan lang ang nagiging karanasan ko, either na nabasa ko siya before or after ko na siya mabasa. Yun yung. Pwede rin naman iba ang mag-share sa
sa ano mo. Halimbawa, alam ko yung nangyari sa'yo. Ako mag-share doon related sa labasa. Pwede rin ko. Pwede rin ko. Alam mo yung nangyari sa'yo. Pwede rin ko. Kung halimbawa, di mo kaya. Di mo kaya nga magsabi. Mayroon din. Hindi nakakaalam at pwede magsabi. Kaya nung time na yun, panahon na yun, lagi ako na sasabihan ng mga kapitbahay ko na ikaw na marunong. Kasi nga, lahat ng kanilang ano, mga pinanaririnig ko or kanilang mga, basta lahat na dumadating sa buhay ko ng panahon na yun, agad kong dinadala ang isip ko sa gospel of the day. Kaya kapag ano, yung tao ko tila, alam mo, lahat na lang alam. Lahat na lang alam. Eh, kasi nga, ganun ang ginagawa mo, magsasawa, nakikinig. Sila rin mismo. Kaya akala nila may ganun ka. Oo, sila rin mismo. Karamihan ng tao na pagka... Kasi lahat daw ay alam ko. Panay kasi ang karamihan ng tao kulang sa oras sa ganyan. Kung babasahan mo ito. Wala na siyang time. Hindi ka talaga iintindihin mo. Oo, talaga. Hindi ibig sabihin, hindi ko sa babasahan, hindi ko sa binabasahan, kundi nabasa ko na yung related sa mangyayari na siya pong nasasabi. Kaya sabi nila, ba't alam mo? Oo, bukod tangi daw akong marunong, alam ko na daw lahat. Ikaw na, ang gagawa ko. Salamat sa Diyos, ay yun ang alam ko. Yun ang binigay sa'yo ng Panginoon. Paano ko ba ito ipapaano sa mga tao? Para ikakutuloy akong kaiba sa kanila. Ako mismo, ang nakarapansin sa sarili ko na, kaiba at ako sa kanila. Ang mga ganyan, mga naliligaw. Yung mga naliligaw sila. Yung ano nga yung oras na magsisimbaw. Ang daming ito. Mga kahilan. Pag gusto naman yan. Diba pag gusto naman ng tao? Alin ang Psalm 91? Yung sinasabi doon na... Psalm 91? Oo. Yung sinasabi doon sa isang verse doon na kahit daw isang libo ang patay na nasa iyong harapan, hindi ka magsisimbag, hindi ka matatakot. O basta nagdarasal. Oo. Hindi naman yung literaling patay eh. Pantay sa pananampalataya. Oo, correct. Patay sa pananampalataya. Kahit doon maging 1,000 sila dyan. Walang pinagkaiba doon sa pinikwinto. Kaya tuloy na ano ko sa amin, yung ganyan. Ay, yung pala yung sa Talmud. Yun na yun. Kaya sige lang ako, kahit ano sabihin nila sa akin. Ay, nagiging manhid na tuloy akong huwag na lang pumilipo. Maganda rin kasi kikibukas, oo, sige ka na mas marami. Yung isang pari na nagsasabi, sabi niya, kung ikaw daw ay manalangin, tapos marami nang bubulo sa iyo, diretso ka lang daw, magdasal ka lang daw magdasal. Bago ka rin magdasal kasi, magdadasal ka pa muna ng taimtim. Na madasal mo yung gusto mo. Magdarasal ka. Magdarasal ka pa niyan. Muna. Na para na gagawin. Magdarasal ako. Ilay mo. Sila. Gabayan mo po ako. Mamaya po. Magbabasa ako ng Bible. Samahan mo po kami sa aming Bible study. Lalo na kung magbabasa ko ng Bible. Dapat gano'n mo lang maig na mabigkas ko ng malino ang gusto. Yun ang idadarasal mo bago ka magpagmasal. Yung mga gano'n, yun ang turo sa amin na kaya. Totoo nga. Totoo. Minsan hindi mo mag-isip ko sasabihin mo. Kasi hindi ka nag-isip. Inagaw. May nangagaw. Yun, may isa pa namang pagdarasal na turo din ang ng pare. Hindi yun sa misa ko na rinig sa pare, kundi sa isang seminar ng mga manggagawa. Tulad mo, manggagawa ka na kasi nasa isang ano ka ng leader ka na. So, ang tawag na doon sa kanang manggagawa. Isang sumunan ng manggagawa. Kapag ito magdarasal,
isara mo ang iyong, pumasok ka sa isang silid, isara mo ang pintuan. Kasi pag nagdasal ka sa karamihan, nasalbas ka ng kwarto mo, wala ka sa iyong sariling silid, hindi ka talaga makakadasal kasi ang dami na. Yung dami na sinasabi ko ngayon, magdasal ka, yun, ayun ano. Pumasok ka sa isang kwarto, isara mo ang pinto, wala ka magdasal. Meaning, pupunta ka na si Bahan, hindi naman kwarto yun, di ba? So, mayroon pa rin ang gugulo doon. Mayroon ka pa rin marinig doon. Meaning, pumasok ka sa kaintintima ng iyong isip. Dalawa klase ng ating isip. Minsan may isip na bukas na kahit anong gawin mo, kapag ka magkakagata, kung hindi mo hilingin na doon ka lang, na parang isipin mo na nandyan siya. Yung dinadasalan mo. Usap mo siya. Oo. Isara mo daw ang iyong pinto. Ibig sabihin nyo na yun, yung mga pakaramdam mo pala. Isara mo siya, saka ka magdasal. Na ang iyong laang maririnig ay ang iyong dinadasal at ang kaisipin mo na sa harap siya. Nangyari na yan sa akin. Kaya sa akin yung nilalari mo. Pati yung kabila. Kung bakit na lang kung kailan ako may gagawin ganun, saka may tatawag at iliklik! Kaya magdarasal ka. Oo, magtatawag minsan kasi, hindi talaga ako nagpa-distract, nayaan ko. Pero kung isa, yung ano? Nayaan ko na hindi ko, hindi ko siya pinilabas. Galit sa akin. Ako na yung konsino na. Nagmamalaki na daw ako. Nalaman mo na. Oo. Pero yung mga walang pananampalataya, yun ang masasabi talaga. Kaya nung nilabas ko, pagkatapos ko magdasal, ano yun, ba't nang tawag? Hindi na ako pinigo. Tapos ka nang dasal. Mag-install mo lang yun eh. Si Thanos lang yun eh. Si Tanning. Mas maganda naman ito, Ate Alice. Meron naman din isa akong napausap na sabi. Sabi niya, pag tayo daw, di ba, na pumasok tayo sa simbahan, iba't ibang klaseng ingay ng dinari, hindi ka makakonsulto. Kumbaga, ang gawin mo daw, hindi nang, kumbaga, nagagalit yung isang tao kasi hindi sumakakonsulto kasi na ingay. Sabi ng pari, sabi ng pari, o anak, halid ka lumapit ka sa akin. Itong tubig na ito, ilagay mo sa akin. Ay, hawakan mo, maglakad ka, nang dahan-dahan. Para hindi siya magkakaroon. So, ibig sabihin pala ng pari ay kahit gaano kainay diyan, kahit gaano ano diyan, magkonsentrate ka naman na galing kay Lord. So, yung baso na yun, na may tubig, dahan-dahan siya dahan-dahan niya naglapan, pagpunta doon at pabalik. Nang bumalik sa kanya, wala nga talagang tao. Kasi bakit? Ang isip niya ay nakapukos doon sa baso ng tubig na huwag matapon, na huwag mabawasan. Yun yung sinasabi ko kapag nagsisimba kami, na pinahihinayangan ko na dapat nakatitin lahat yun. Dadalihan ka ng, ay sinabi ko sa mga anak mo. May bigas ka sa bahay. Kasi na, kasi yung kalaban ni Lord ang pumasok sa asawa mo. Yun. Kung sabi ko, minsan isang oras lang. Magkalaban ni Lord yun, kaya... Niyayang naman niya kung magsimba, ha? Maganda yung sabi ng pare na yun. Nakapon na tubig, nakapon yung tubig na yung hawak-hawak niya. Hindi ka na-concentrate. Natapon din yung natapon. Dapat mong mapakinggan. Kasi ang sabi niya, ito anak, kasi yung kaysa nagagalit siya, hindi siya makapag-concentrate kasi maingay. So ngayon, nagbigay na yung ano si pare na, halika ka anak, ganito gawin mo, ito yung tubig, hawakan mo, braso, tubig. Maglakad ka papunta doon sa may altar, pabalik sa akin, nang hindi siya nakatapon, na walang bawas. So, ginawa naman niya yon, hindi talaga bumalik yet, nang walang tapon. Sabi ngayon ng pari, o di ba anak, sabi niya na gano'n,
hindi mo walang tapon kasi nakakonsentrate ka sa baso na may laman ng tubig na huwag matapon. Kahit anong ingay dyan, kahit anong ingay sa paligid mo, hindi mo pinansin. Walang nasayang kasi nakapokus ka kay Lord, miski anong ingay nila. Ganun, maganda yung ano, nagustuhan ko yun. Yung mga ganun mo. Kaya hindi mo nga, minsan, nung katulad nung hindi pa talaga ito pala simba, kaba mo si simba, para saan? Oo, oh, lahat, halos lahat. Huwag na tayo maging plastic. Halos lahat ng tao ganyan. Alam mo ba, nagsimula na matuto ako magdasal. Hindi naman ako, diba, no, time, pala mo, ang mga gagawin. Oo, hindi naman, ang gagawin naman natin talaga, hindi tayo ganun. Hindi kahit naman tayo, kahit naman tayo ay hindi pinalaki ng kasimbahan talaga, pero hindi tayo mangapad ang mga bibig. Ang nagturo pa rin sa akin, matanda pa rin. Matanda. Isa na yung sinabi ng A, pero ang una sa akin, nagturo talaga ng English at tinuro sa akin. Mas na ako, napunta ako sa kanilang kanilang. Ako naman kasi bata pa. Bago pa ako naluwas sa Maynila, ang natirahan kong mag-asawang walang anak sa tapat ng Summer College. Gabi-gabi, 12:30 ng gabi, talagang nag-rosary sila. English pa talaga. Diyan dugo ang ilong. Tapos, mas mabilis nga lang doon. Tapos, pagka Sabado ng hapon ang aming simba sa halip na gabi. Kaya sa Sabado ng hapon ako pinagpala kasi doon ako nagsimula sa Sabado ng hapon. Doon yun ang pinaka ano ko talaga. Na doon ako mas may ano sa akin ng may basbas sa Sabado ng hapon ng misa. Kasi yun ang ininulat sa akin. Kung sabi ko, mayroon din tinuro sa KFS. Hindi siya. Wala naman ituturo. Uy, tinaroon ako magsatsa nun. Satsa lang. May naituro din. May naituro din. Okay, ano, kung nagugulihan ka rin sa sarili mo, maglating mo yun. Ayol. Pero, na, bago mo maglating, kasal ka pa rin muna. Ano yung gusto mo? Pagbukas mo ng Bible, makaragasal ka na huwag kang ulo. Wala kang pipiliin na verse, chapter, wala. Tuturo mo lang kung saan tumapak ang tinuro mo. Pero hindi ka nakapili ha, wala kang pinili. Kasi tinuro mo lang siya. Kung saan tumapak, yun ang basahin mo. Yun ang pagnilay-nilayan mo. Pag binanyan mo siya, tapos gagawin mo. Wala ka rin piniling page. Ano yung mangyayari nung pipikit ka? Oo. Pipikit ka lang, tapos pag na-open mo, masalo siya ng paano, hindi na masalo. Kasi yun ang nakataon. Ginawa ko yun, related naman sa anak ko. Sa anak ko, sa inyo. Kasi lang kong lagi ako itayo, tumayo sa sarili mo. Kaya papag sa patusa, God. Hindi, siyempre. Kung saan, God. Hindi mo pa rin mag-iisip. Pero, hindi na gano'n na lang. Oo, may limitasyon na. May limitahan na lang. Kasi hindi ako ang buhay na lang yun. Kasi may lakas naman na siya, matakayahan naman na siya. Hayaan mo siyang kumilos. Tama naman. Tama sa sarili niya. Nagawa na nga siya ng bata. Sinasaye.
Tama yan. Tama yun na hindi natin habang alalayan kasi may mga ayun. Parang ganyan yung nangyari sa isa kong anak na panganin. Pero, tumayo at ituruan mong tumayo sa sarili niyang paa. Yun ang nabasa ko. Yun talaga ang nabasa ko. Kaya ang naisip ko naman, sa rin ko. Bahari. Ituruan mong tumayo sa sarili niyang paa. Katulad yan sa ano? Tawag ito? Ang mga tao or ang mga nanghihingi sa iyo, huwag mo pabayaan na lagi mo silang kasi binibigyan. Turuan mo sila mismo ay Patulad din minsan na may nadaan dito, mga bata pa hindi na dumatang. Kung minsan nagtatamarin ka rin, huwag tayong binibigyan. Pero halos lagi na lang nadaan, parang nagiging obligasyon ko na siya. Makasanayan. Ay, nagbigay doon. Hindi pala dapat ganun. Kasi parang tinuruan natin na matamad, na matinuruan na maging tamad siya. So, sabi ko naman sa na lang kayo. Sabi ko naman sa isip-isip ko, oo nga, malalaki pa, malalakas pa mga tulog. Iniisip mo rin kasi, may nabasa pa sa ano na, magbigay. Bigyan mo yung nangihingi. Bumatok. Diba? Pag may kumatok at may humihinto, bibigyan. Diba? Eh, dyan, wala eh. Eh, abay na. Parang namihasa na. Kulang na lang na. Dito na lang maniwala. Patawarin ako, pero... pero tama din naman. Kaya minsan, pag nakikita ko na nandyan siya, parang nagpapadig na tuloy ako. Hindi na ako lumalabas. Hindi ganyan rin. Ang gawin mo, di... Lalapit ka, bigyan mo. Last na to ha, matuto naman kayong... Ayaw kong ganyan eh, kasi baka magdamdam. Ano ba yung bata or ano? Ano na siya, mga 40... Malakas pa ang tuhod, hindi ba tabata pa? Hindi siya kasing senior, hindi. Pa-senior pa. Kaya ayaw kong ano kasi mas matanda. Akala ko bata pa. Hindi, mas matanda sa akin. Pero, malakas pa ang tulog, kaya pa magtrabaho. Diba yung lalaki? Lalaki. Ay, nakatakot yun. May hausa, baka mamaya yun eh. Nagmamasinda pala sa inyo. Eh, ang kinakapatutan ko, halos kinaaraw-araw. Kaya na nga eh, baka mamaya eh. O, diba? Iba na ang intention noon. Hindi naman sa ano, kaso lang. Mag-ingat ka din, hindi lang, hindi pwede. Oo, mas maganda ang nagbibigay, pero mag-ingat ka din, binibigyan mo. Kasi nga, kaya ako ganyan, ganyan, one time, nagsimba kami dito, sabi ng ano, gayahin daw natin ang punong kawayan. Ang punong kawayan, kahit gaano kataas, lagi na kayo po. Lagi na kayo ko yung dahon. Ng kawayan. Iba yung punong kawayan. Pag hinangin man, gagano lang siya. Lagi na kayo ko. Ibig sabihin, huwag tayong masyadong mataas. Kasi ang kawayan, pag tumataas, lalong bumababa ang kawayan. Gayahin daw natin yung kawayan na habang ang kawayan daw, miski gaano kataas, na kayo ko pa rin daw. Totoo naman, kayo ko pa rin siya. Ang kakalit sa'yo, pero naman, sir, akong sabi, may nag-aaral kami ng tropa, ano nga yung lula, yung girl group. Sa isa kami hindi nga yan. O ano, saan, ang aking sarili, saan ko, yung tulad sa mga puno. Ang bunga,
kahit yung sapal, may gamit pa. Kahit yung, di ba yung chinelas, may ano doon, yung bunot doon. Wala nang tabon pagdating sa bubong. Lahat may pakinaman. Sabaw. Sa mga, mula sa ano, mula sa dahon. Ting-ting. Ang dahon pa niya. Pandingding, pang bubong. Ang dami pa pinagawa. Tapos ang iya. Ang katawan nun. Pwedeng sahig. Oo, pwede mo iya. Tapos yung bunga, buko, di ba? Ang buko, gamot siya sa mga kung ano, mga nararamdaman. Bago pa siya, ano, yung pinakalampin niya. Nakalampin niya. May lampin niya. Ayun nga. Salaan. Oo, salaan. Ang palwa. Yung ano, gatong sa ano, gatong sa pagsasaing. O yung bao. Pag-gatong. Pag-gatong uling. Kaya, yung laman, panggata. Laman, panggata. Yun. Wala nga siyang tapon, lahat gamit. Yung ano rin. Yung piniga. Umod kasi noon, di ba? Nagugulay din. Umod. Yung piniga ng ginata mo. Yung sapal yung sapal. Sapal. Fertilizer yun. Tapos yung laman, bukod sa gata. Bukod sa gata, yung laman mismo. Kopra. Anong gamit ng kopra? Mantika. Saan ka pa? Wala kang tatalo sa liyo. Talaga hindi na lahat. Wala talaga tatalo sa liyo. Ang iba saging. Sabi ko pag binagyo yan. Tumba. Tumba. Sayang. Sa hayop, ano naman kayo? Pagdating sa hayop. Anong ayahalan tulad mo? Ano mas ano sa hayop? Ano lang eh, ang aso ang pinakamalapit, ang pusa, ang ubi. Oo, yung aso. Aso ang pinakamalapit eh, kasi bantay. Magdilig kasi pa yung nabuhay mo. Kung ano na sa'yo, mas malaking pakinabangan. Kumbaga, hindi man siya mapakinabangan sa bukit, sa bahay, mapapakinabangan mo siya. Kasi pag sa bukit, mga malalaking hayop na eh. Mga lalabaw, baka. May alaga talaga kaming nagsabay pusa at saka aso nang dumating lang sa amin. Yung aso na yun, nakita mo pa yun eh, nung nagbibusiri na din bumang. Maganda yun. Talaga naman, di ba nagtitinda kami ng isla noon? Binabantayan niya talaga yan. Kahit hindi namin takpan, binabantayan niya. Pag nandun na kami, umaalis na lang siya. Buwi sa bahay. Binabantayan lang niya talaga. Ang aso rin kasi, parang... Maganda yung may hayop. Sila yung parang mas malambing sa amo kaysa sa anak. Pagdadating mo, kaysa sa anak. Pagdadating mo, dila dito, dila doon. Dilim na dilim niya. Pero ang mga anak mo. Pero pagdating, sa sila nagtutuwa na may tao. Pa, misan parang hindi ka nakita. Pero yung aso, malayo pa. Amoy ka na. Pag ang tumahulog mo, gaya na nang gaya dito ay tao. O diba nagtuturo sa'yo na may tao, may ganito. So, aso lang malapit na ano. Malapit yung pakinabang yung mga yan, ha? Mga aso. Kasi mga kalabaw at baka, pang bukit lang sila, pang hard yung ano sila. Hard na mga tulong. Kaya nga sabi ko, parang mas maganda pa yata. Mag-alaga na lang tayong aso kaysa yung mga anak mo. Yung pusa din. Ganda rin yung pusa namin na yun. Right? Hindi talaga siya manggulo hanggat hindi siya bibigyan. Di ba mayroon nagnanakaw ng kukuha na pagkasa ng misa. O kaya pinakakain mo na ako po, manguha pa rin yung sa kanya. Yung pusa namin na yun, dante lang talaga siya nabigyan siya, hindi siya manguha pa rin. Gamay din yung pinakwalaga. Gusto ng tutakero sa nadaanan namin. Kailan? Di nagbebenta, di sa may tagaytay. Huwag
talaga. May lahi yun, pagkagaling. Ayan, tapos na kami mag-usap sa mga pang-Diyos. Napunta sa aso. Topic-topic. Ayan, bye! Ayan, bye-bye! Tapos na kami magkwentuhan tungkol kay God. Napapunta sa mga aso. Babush! Ibig sabihin, naniniwala kayo na may spirit, na bumababa ang espiritu, ganun. Kasi pag kinilabutan ka, halimbawa, ikaw ay nasa isang pagpapaalis ng bad spirit sa palibot. So kasama ka sa mag-cash out. Nagka-cash out ka sa time na yon at ikay kinilabutan, bumaba na. Bumaba na siya, binabaan ka na niya. Tsaka parang nag-iiba daw ang boses mo. Hindi rin ako masyadong ano na sa nag-ibang boses. Depende na lang kung kaya nag-iba ang boses mo dahil sa lakas ng impact ng iyong bigay ng cast out, na maus ka, may maiiba talaga ang boses mo. Nag-iiba ang... Ay, baka naman iba na ang pumasok mo. Hindi, yung sa pakiramdam kayo nang nakikinig, hindi, walang nagbago, pero sa pakiramdam mo... Ah, ikaw mismo. Ah, ikaw na ang karanas. Pwede yun. Pero may mga na-experience na rin kayo na parang himala. Experience? Sa about... O diba? Himala. Yung ma-accidente si Jocelyn, himala na siya i... Di mo, ang motor niya, walang gas-gas, pero siya 50-50. Nung itinatanong ko, tinatawagan ko si Jelmy, kasi si Jelmy ang pinabantay sa hospital. Si Jelmy ang inasikaso, hindi man ako, pwede umalis at alaga ko yung anak niyang gusto. Tanong ko sa kay Jelmy, kung kumusta si ate, okay daw, okay di ako na may panatag. Pero nung time na inuwi na, kasi hindi siya pwedeng gamutin mag-stay doon sa ospital na yun at may idinating na may COVID, bawal doon, mahahawahan, inilabas pilit. Pinakausapan si doktor na ilabas na lang. Inuwi sa bahay, nang makita ko, Diyos ko, sabi ko, akala ko sabi mo okay. Pero nang makita ko nung time na yun, wag lang na magalaw. Ay, ako, ay, talagang... Pangalawang buhay na niyan. Itinaas lang ang ano, itinaas lang ang ulo at nilagyan ng ano ang ilalim. Alam mo, ang hiyaw. Aray! Aray! Asan ako? Ay, Diyos ko, ang sigaw. Huwag lang magalaw. Kasi sabi ko, himala. Di mo, walang gamot na ano, may lapat. Panalangin lang kami, tapos, dinala namin sa isang paggamutan na ang gumamot ay, hindi paggamutan, ospital. Ang gumamot ay binulungan lang siya. Awa ng Diyos. Ang galing na. Yun, himala. Kaya himala na. Yun, awa ng Diyos. Yan, mga himala yan. Sa'yo, Ate Alice, anong experience mo sa himala? Naghimala sa'yo si God. Nilagaw ako. Nagbago si Kuya na... Naghimala, bakit siya napapasok sa tigas ng damdamin niya? Bakit siya napapasok sa Deo na 13 days? Naniniwala ako nga dyan. Himala nga yan. Kasi saka, puro na siya yung mga... Yun, puro panggad na yun. Yung... May ano... Gagastos daw kami, eh ako parang sabi mo, wala akong pera na panggastos daw pag ano, yung palapas na, graduation. Eh sabi, gagastosan daw nila, may sponsor. Siyempre, kakaya din naman. At saka, sa amin, siya naghahanap buhay, ano, pakainin namin kung wala siya. Kung bakit nandun na siya. Tapos biglang naalala ko, may pera pala ko sa galing pa sa Maynila, na yung mga sapatos ko pala, may mga pera pala akong sinuksak doon. Ang dami, mga papel na pera. Eh yung mga bulok-bulok na, butas-butas ng iba. Pinaalala sa'yo. Tumakbo, pumunta ko ng ano, ng Bangko Sentral sa Tacloban. Pinalitan. Oo, yun, nagamit ko. Gamit namin. Eh, malang na nga. Hindi ko yun naalala eh. Yung mga pera na yun na may sinuksok ko lang sa mga sapatos ko. Lahat ng sapatos ko. Ako na malang himala sa akin. Bulok na. Ito nangyari sa akin. Doon ko lang naalala tuloy nung
kanon niya. Ipinaalala siguro sa akin. So ngayon, ang mga experience natin, iba-iba. Ako naman, himala din ito na masasabi yung nangyari sa asawa ko. Kasi parang naglakbay. Iyak ka, no? Oo, naglakbay na. Saka tinawag ko talaga si Papa Jesus, si Ben, tinatawag ko. Ginyari siya sa akin. Tapos, bukod doon, may mga isa pa rin ako himala na ano. Yung pinagkito ko sa'yo na may mga katapatan ako na ibang relihiyon, nagpalitan kami ng ano. Tapos, nang kami nandun na sa event, naglalakad kami sa kalsada. Kung bakit yung babaeng kausap ko, siya yung tirik na tirik ang araw. As in, mainit na mainit. Pero, ako dito, sinusundan ako ng lilim. Oo, sinusundan ako ng lilim. Sinusundan talaga ako ng lilim. Siya ngayon ay tirik na tirik ng araw. Oo. Pinikilabutan talaga ako ng time na yun. Kasi ang nakakita noon, yung nasa likod ko. Puno na. Ayun yung ano, yung isang nangyaring humala din sa akin. Parang nangyari na kinata sa akin yan. Andami mga himala sa buhay ko na ano, hindi ko lang ngayon maalala kasi hindi pa siguro time na ipaalala. Pero alam ko maraming mga himala na. Totoo yun, Ate Alice, nangyari sa akin. Na ano, na habang kami naglalakad, kasi ano yun eh, parang sa katirikan ng ano yun eh, ng araw, kumbaga. Ang araw sa kanya tutok. Ang akin parang may lilim. At sinusundan pa daw ako. Ano yung lakad yun? Parang ano yata ng mga maniri yata yun, parang posisyon. Ah, posisyon. Eh, ba't nandun naman yun? Ano siya? Kumbaga, ibang relihiyon siya, siguro nakiki... Isyoso lang. Nag-aalam-alam lang. Nag-aalam-alam lang. Ah, kape? Yan. So marami kami experience na dapat na pag-usapan. Ngayon, babus na muna. Babay muna. Kaya may mga obligasyon na. Ah, meron pa pala. Ilaw lang nawala. Ang nawalang ilaw, hindi ko alam kung ba't nawala. Baka palubat na. Oh, yun, mga guys. Bye! May na-topic ng kaming ano, mga panggad. Mga experience.